Okay, hello everyone. Welcome to our free financial literacy webinar. So, ngayong araw, we will discover the secret to saving and building your future. So, ayan. Okay. Wow. So, ayan. Ito yung tinatawag naming jump start to financial success. And ngayong araw, madidiscover natin ano ba yung 4 E's na kailangan nating malaman to achieve financial freedom. So, before tayo magsimula, pakilala lang ako saglit. So, I'm Leah Hernandez, a Certified Associate Financial Planner. So, ayun, background ng sarili ko, yun, graduate ako ng BSB Management. And dating, ano, banker, or nagtatrabaho sa banko, pero I've decided to go full-time in becoming a financial educator. So, ayun, with the number of people I help, ayun, nakakatuwa na isa na sa mga marketing director ngayon. And yun, investing millennial. Nakakatuwa. Dati, no, umaattend lang ako sa isa sa mga event din ng investing millennial. Pero yun, ngayon, isa na ako rin sa mga educator. So, yun. Okay. So, ayan. So, sino ba kami? Or ano ba yung IMG? So, IMG, Focus on Financial Education. Meron kaming global campaign, ayun nga, for financial education. And ang goal namin ay makapag-reach out or makapag-educate ng 30 million families by 2030. And presently, nakaka 5 million plus na kami. So, we still have a long way to go. 25 million to go. And we're happy na nandito ka ngayon. Pinapanood mo tong video na to. Ito, recorded na to. Kasi for sure, by the end of this session, sobrang dami mong matututunan. And ayun, kasama ka na dito sa movement na to. So, yun, makakount ka dito sa aming campaign counter ng mga taong na re-reach out namin. Okay? So, here in IMG, we have a community called Investing Millennial. So, if may millennial ka, may kilala kang millennial, at alam mo yun, naghahanap ng community na pwede nilang makasama. So, this is the right community. Pero hindi lang kami nag-reach out lang sa mga millennial lang, no? We're open to all, and our mission is to educate everyone. Walang pinipiling edad, ayan, and kung saang lugar ka, basta Filipino ka, okay? So ayun, because of our financial movement, ang dami na naming financial center sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Ayan, no, nakikita nga natin Milan, Paris, ang dami pa mga Korea, London, sa Middle East, at marami pang iba. So currently, ito yung pinopromote naming libro. Itong The Secret to Saving and Building Your Future. So, ang goal ng book na to is yun, for us to become our own financial educator, na ang bawat isa sa atin ay marunong humawak ng finances natin, maalam mag-budget, mag-ipon, paano mapapagtrabaho yung pera natin. And dito, naniniwala rin kami na financial education is not just for wealthy, it's for everyone. And yun yung goal namin, mapuntahan lahat, maupuan lahat, maturuan ng lahat mula laylayan hanggang sa pinakamayaman. Kasi, ayun, means usually, di ba, ano, lahat naman tayo, or hindi naman lahat, pero karamihan sa atin may kapabilidad magtrabaho. Pero mapapansin natin bakit pagdating ng pagtanda, parang struggling rin. So, yun, yun yung gagawin ng financial education. Matuturuan tayo paano ba yung tama at dapat natin gawin. So, gano'n nga ba ka-importante yung financial literacy? So, nakikita natin dito, no, poor money choices is usually the result of financial ignorance. So, totoo naman, no, lahat na mga maling desisyon natin sa pera dahil yun sa hindi natin alam kung ano ba yung tama at dapat. Kasi hindi naman siya naturo sa ating eskwelahan before. So, ano ba yung mga consequences? So, napakarami. Pero ilan lang din dyan is yung wrong money mindset or yung, ayun, yung mga bahala na, yung mga ganun natin, mga mamaya na, tapos yung mga I'm too young and I'm too old for that. Yan. Number two, no savings and high debt. So yun, we're so into instant gratification, no, na kapag gusto natin, minsan kahit wala pang pera, bibilhin na natin. So kaya dahil dun, nagkaka-accumulate tayo ng mga utang or ayun, nagkakaraming utang natin. Number three, saving the wrong way. So meron kasing tama at maling way ng pagsisave. And ngayong araw, matututunan din natin yon. Number four, ito yung isa sa pinakamalungkot lahat, no? Sa lahat, no? Kasi because of the financial ignorance, masyado tayong nahuhook agad sa mga quick rich schemes or yung mga scam, yung pag sinabing, ay, maglagay ka dito ng pera, after 2 weeks, madodoble na. So, yon. Dahil din yon sa financial ignorance.
So, hindi lang ano, no, short term yung effect ng financial ignorance, long term effect siya. And makikita natin dito sa graph, ayan, ito yung senior citizens in the Philippines. 30% is forced to work, napipilitang magtrabaho kasi ngayon, one reason is dahil hindi agad nakapag-ipon or napaghandaan yung para sa retirement. Ayan, number 40% dependent on children, and ayan pa, and makikita natin 2% lang ang financially independent. And here in ING, we're aiming na mapataas pa tong 2% na to na bawat isang matuturuan at marireach out at ma-educate namin ay pagdating ng panahon ay financially secure, financially independent, and enjoying the life and enjoying financial freedom. So yun, with financial education, you can face all those challenges. So there is hope. Meron pang pag-asa kaya. Yun, and good thing na nandito ha, kasi your presence here, na ikaw na nanonood ngayon, nagbibigay ng oras, just means that you want to take control of your future, na gusto mong maayos na yung financial life mo and yung life mo mismo. So for that, I'm so happy for you and ayun, we root for you. So now we will learn about the taking control of our money. Kasi napapansin natin, no, kapag may pera tayo, kunyari intended siya for a, dapat dito siya sa need na to, pero pag biglang may mga sale, budol, ganyan, nakokontrol tayo ng pera, parang napapabili tayo. So ngayon, matututo na natin paano ba yung tayo yung may control sa pera. Yung tayo magsasabi sa pera na, okay, dito ka pumunta, dito ka pumunta. Hindi yung, saan napunta yung pera ko? Diba? Nakakarindi minsan yung lagi na lang natin iniisip, saan napunta yung pera natin? So now, matututo na natin. So you can build up a solid financial foundation. So ang ating palang pag-build ng ating house or financial house, katulad ng pag-build ng isang bahay. And, di ba, ano ba ang requirement ng isang bahay? Di ba, matibay na pundasyon. So, like building a house, you must build it from ground to up. So, ayan. So, paano nga ba yung pag-build ng financial house? So, ayan. Ang una is healthcare. Yung may long-term and short-term. So, alam naman natin yung short-term, ito yung binibigay sa atin ng company pag nagtatrabaho tayo, no? And yung long-term, ito yung pwede nating makuha habang bata pa tayo or i-avail na healthcare, tapos gagamitin natin kapag tanda natin or during our unproductive years. Bakit nga ba importante yung healthcare? Kasi di ba, ang isa sa mga pinaka-problema talaga natin is once we get sick, tapos wala tayong pera. And di ba, nangyari minsan, nagtitiis na lang tayo o kaya kapag kailangan talaga, nagkahanda utak-utang. Kaya importante na may healthcare tayo kasi ito yung sasambot sa atin, sasagot sa atin if ever na magkakasakit tayo. The second one is life protection or ito yung insurance. So if you are the breadwinner or the person who supports your family, ikaw yung nagsusuporta sa inaka-asing pamilya mo, importante na meron tayo nitong life insurance kasi ito yung poprotekta sa family natin in case may mangyari sa atin. Okay? And third one is debt management. Or so, kung sa bahay may anay, sa financial house natin, ito yung parang anay, yung utang. Na kapag, di ba, pag hindi natin na-manage, nagpapatumpato yung interest, yan, ganyan. So, maganda, matuto tayong mag-manage ng interest. Matuto tayong mag-manage ng utang. Kasi di ba, may dalawang klase ng utang. Good debts and bad debts. So, yung good debts, yun yung mangungutang ka para ipaghanap buhay or yung kikita yung pera. And yung bad debts, yung bibili tayo ng mga gamit na lumalabas siyang liability kasi hindi siya nagpapasok ng pera sa atin. The fourth one is emergency fund. So, yung emergency fund, ito yung savings na meron tayo na pwede natin magamit in case of emergency. And rule of thumb, no, kailangan daw pala meron tayong 3 to 6 months ng ating monthly expenses. So, for example, 10,000 yung monthly expenses mo. So, times 3 or to 6 months. So, 30 to 60,000 ang dapat na meron kang emergency fund para in case may masira sa bahay na kunyari or appliances na kailangan o kaya bigla nawala ng trabaho. Ayun, parang mabubuhay tayo for several months. Kasi, ayun, meron tayong emergency fund. The last one. So, investment. So, ang dami nag-aakala sa atin, no, na yung investment yung dapat nating simulan. Pero hindi pala, last pala siya dapat. Kasi di ba, ang nangyayari sa atin, kunyari, nag-start na tayo mag-work, ang iniisip natin, paano ako magkakaganitong property, paano ako mag-i-invest sa stocks, mutual fund. So,
Huli lang pala siya. And ayun nga, sabi ni Sir Rex Mendoza, so siya yung ano, President and CEO ng Roper Financial, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, ayun, kaya pala ano, dapat pala, ang reason pala kung bakit dapat huli yung investment, kasi ganito. So, kunwari, nag-start ka mag-work o kaya, or in the middle of working, tapos, ang interest mo talaga is magkaroon ng mga properties, paper investments, yeah, mga stock market. And pa ang problema, paano kapag nagkasakit ka? So, ano yung gagawin mo? So, di ba, mag-withdraw ka dito or ibebenta mo yung kung anumang property na meron ka. So, if ever, isang sakit lang, kahit pa anong dami ng, ano, ayun nga, yung mga ipon-ipon natin, mauubos agad, mawi-withdraw natin yung investment natin, mabebenta natin yung kung ano mang meron tayo. So, ang tendency, magba-back to zero tayo kapag nangyari yun. Tapos, ayun, kapag nawala rin tayo, tapos mga investment, tapos wala tayong life insurance, mabebenta lang din lahat yun. So, better para kahit ano man mangyari, whether magkasakit ka or we left too soon, alam mo yun, matibay yung pundasyon ng bahay, hindi magagalaw agad yung investment. So kung gusto natin na, alam mo, strong yung financial foundation natin, we should build it right. Dapat ano, una pa lang, matibay na yung pundasyon sa ilalim, hindi yung dito agad magsisimula. So what is your situation right now? So di ba, ayun nga, dahil hindi ito naturo sa atin sa eskwelahan, usually ganito yung ating financial house. And makikita natin sa picture, no? Parang isang may mangyari lang, tumba kagad yung bahay. So yun, walang healthcare, wala yung life protection, tapos maraming utang, marami ding investment, pero makikita natin, hindi pa rin siya solid, unlike this one, na, ayun, secure yung bawat base, bawat level. So ayan. And the good news, ayun, you can build up a solid financial foundation. And yun, kung gusto natin ng financial security, kailangan solid yung financial house natin. Now, dahil nalaman na natin kung ano yung dapat natin i-build, ngayon naman, alaman natin kung paano ba tayo gagawa ng plano. So, this concept is what we call the X-curve concept. May dalawang line tayo dito, no? The green line and the red line. Yung red line, tinatawag natin responsibility line. And yung green line is the money line. And sinasabi dito, no, that while we are young, wala pa tayong savings nito. Kasi nag-start pa lang tayo magtrabaho, but we already have a higher responsibility. Malaki na agad yung responsibility natin. And ang goal natin dito, as we grow old, ayan, is tumataas yung money line natin. Bumababa yung responsibility line. And yung money natin, ayun, nagkakaroon tayo ng big savings. And presently, no, ito yung mga, ano natin, responsibility. Ayan, food, shelter, clothing, education, health, debt and loans. So this time, wala pa tayo siyang masyadong problema kasi malakas pa tayo, nakakapagtrabaho tayo, we have active income. But the problem is, paano kapag tumanda tayo? So dito natin kakailanganin ang passive income, yung money, yung nagtatrabaho para sa atin. So pagtanda natin, meron pa rin tayong mga responsibility pero somehow nabawasan na siya kasi maaaring tapos na tayo magpa-aral, wala na tayong utang, pero mapapansin natin meron ditong highlighted. And ito yung health. Kasi di ba naglalabasan yung sakit natin? Kailan? Kapag tanda natin. So, ang life nga daw, no, may if yan sa gitna. Kasi may dalawang bagay na pwedeng mangyari sa atin. Una is, what if we die too soon? Paano kapag nawala tayo ng maaga? And what if we live too long? Paano naman kapag nabuhay tayo ng mahaba? So, problema ba yan? Naisip ba natin kung ano? Problema ba to? So, yes, problema siya kung di natin mapapagandaan at hindi kung okay tayo, nakapag-ready tayo. So, dito sa picture, no, imagine natin, no, na kunyari itong tatay yung nagtatrabaho para sa pamilya, tapos housewife yung asawa and nag-aaral yung mga anak. What if mawala kagad yung asawa, no? What if, ayun, he passed away? What will happen to his family if sa kanya nanggagaling lahat ng suporta? So, in this picture, ang kailangan natin dito sa phase na to is to protect our family habang hindi pa natin nare-reach yung financial goal natin. Kasi, para, alam mo yun, in case something happens, merong insurance or instant money na
makukuha yung family mo. So, makakatuloy sila sa buhay. Makakapag-aral yung mga anak mo. And, ayun, hindi sila magiging devastated. And dito naman sa kabila, what if we live too long? So, ayan, pagtanda natin, no, okay, oh, sobrang importante na mapaghandaan natin na we protect ourselves. Na meron tayong investment, healthcare, ayun yung we're living on interest. Kasi, di ba, ang nakakalungkot naman na pagtanda natin, kunwari, ikaw tong lolo, itong, ano, sasabihin ng anak mo, pa, doon ka muna kay ate, ma, doon ka muna kay kuya. Yung, syempre, may mga responsibilities na rin sila, possible na meron na rin silang old family. So, kung meron namang way para mapaghandaan natin yun, di ba, mas maganda? Okay, so kaya kailangan nating magka-passive income na habang nagtatrabaho tayo ngayon, so dapat mag-set aside tayo ng little amount ng ating pera na pwedeng magtrabaho sa atin along the way hanggang pagtanda natin. So ngayon ang question is, how do we make our money work for us? Okay? Sorry. So ayun. So ang financial concept na to is what we call the rule of 72 or ayan, power of compounding interest. Ito ay formulated by Albert Einstein. And sinasabi niya dito, kapag dinivide mo daw sa 72, kung saan yung interest rate, kung saan mo nilalagay ang pera mo, makukuha mo kung kailan magdodoble yung pera mo. So let's have this an example. Kunyari, you open a savings account in the bank, 10,000. And imagine natin si banko nagbibigay ng 1%, pero actually less than 1% yung binibigay ng savings account. So yan. So kanina sa formula natin, no, 72 i-divide sa interest rate. So 72 divided by 1 equals 72. So meaning, para magdoble yung pera mo, it will take to 72 years. Yung 10K mo bago mag 20K, kailangan 72 years ang magdadaan. So sobrang tagal, no? And tingnan pa natin tong isang illustration pa. Kunwari si Andrea, she's 27, meron siyang savings na 100,000. Nilagay niya sa wallet. So syempre hindi naman nag-i-interest sa wallet. So earnings before age of 60, wala. Savings account, ito nga, less than 1%. So 72 divided by 0.1250 equals 576 years. So, grabe ang tagal, insignificant na yung value na yun. Kasi, hindi na tayo buhay nun. Kasi, di ba, ilan-ilan nga lang yung tumatambay ng, ano, ng 100 years. So, time deposit, ayan, 72 divided by 1, 72 years. Less than 200,000 na lang. Kasi mapansin natin yung 1,000 natin, no? Dati ang dami pa niyang nabibili. Ngayon, sobrang onti na lang. Especially, presently, no, napakamahal ng bilihin. Ang 1,000, ubos agad. Parang ilang grocery lang ang nabibili. It's because of the inflation rate. Kasi ngayon, parang nasa 6 point something na. Tapos kung ilalagay natin ang pera natin sa nagbibigay lang ng 1% interest, talong-talo tayo. Kaya yun, kailangan din maghanap ng investment vehicle na mas mataas yung interest. And now, so ito naman yung sa stocks and mutual funds. So, dito tayo karamihan, no, pinaka-interesado sa stocks and mutual fund. And ang average rate or interest na binibigay ng mutual fund is 12%. Pero ito ay nakadepende sa performance ng market. Maaaring mas mataas, maaari din mas mababa. So, ito ay based lang sa performance nung from the past. Okay? So, again, formula. 72 divided by 12 equals 6. So, meaning 6 years lang, magdodoble na yung pera mo. I-compare natin dito sa tatlong na una, mas malaking bilis nito. And dito nga, kunyari, no, 27 siya nag-start with just investing a one-time 100,000. After 6 years, she's 33 and naging 200,000 na yung pera niya. After another 6 years, 400K, hanggang nag-accumulate. And pagdating niya ng seniors niya, nagkaroon siya na total of 6.4 million investment. So makikita natin dito na kaya pala talaga natin magtrabahuhin yung pera natin. And 'di ba? Ang sarap lang sa feeling na 'yon, hindi lang pala yung tayo lagi yung magtatrabaho sa pera. So bawian din natin yung pera, pera magtrabaho ka for me. So 'yon. And tapos ito pa, ang alam natin, no, na ang lagayan lang ng pera is yung mga bangko, yung mga savings account. But did you know that even ang mga bangko
is nag-i-invest din dito sa mga stocks and mutual funds. So meaning, naglagay tayo ng pera, yung iba pa nga, no, may million sa banko. Tapos sila banks ini-invest sa mga stocks and mutual funds. So ang laki ng na kinikita nilang pera sa mga bank, sa ano, sa pag-i-invest. Tapos ang nare-return lang sa atin is maliit. Kasi maliit lang nga lang yung interest. Kaya yun, banks are good, especially in bank transactions and dinalagyan ng emergency fund. Pero if ang intention mo ay mapalago ang pera mo, you should find a investment vehicle na talagang mas nag-earn ng malaki para mas maging beneficial sa'yo and mas maging wise tayo sa pag-iipon natin, sa pag-grow ng pera natin. So, nakikita nyo ngayon is deposit interest rate, no? From 1976 to 2010. So, 1984, nasa 20% pa yung binibigay ng banko. And presently, di ba, less than 1% na lang. So, kung sa banko ka lang naglalagay ng pera, talong-talo talaga, lalo sa inflation rate na napakataas na ngayon. So, ayan, how much money you can save to achieve your goal. So, ito yung kunwari monthly savings, no? Based on wealth calculator, kapag nag-invest ka ng 1,000 monthly consistently, inilagay mo sa investment vehicle na nag-i-interest ng 12%, after 20 years, that's more or less 1 million. After 30 years, that's 3 million. So, dito natin makikita, ang layo pala ng mararating ng maliit nating savings. And ito pa, paano nga ba magsisave dun sa 12% na yun or yung sa mas mataas na interest na yun compare sa mga ino-offer ng mga banks? So, ayun, it's through stock market and mutual fund. So, if nakikita mo to, ito, ilan lang to sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. And kunwari, ayan si Jollibee. Kunwari, tinatanggil mo si Jollibee. And for sure, talagang most of the Filipinos talagang kumakain kay Jollibee. Ayan, may mga bank accounts tayo, nagpupunta tayong SM, nagagas tayo. Ayan, and napakarami pang iba. So, if tayo ay kumakain dito, and napapansin natin, nag-grow yung mga company. And how does stock market work ba? So, ganito siya. Di ba mapapansin natin, nag-develop or nag-grow yung mga business na to, nag-o-open sila ng mga new branches. Sila, ino-open nila sa market yan na, uy, mag-invest ka sa akin, gagawa ako ng bagong branch. In return, bibigyan kita ng gantong interest. So, ganon. Pero based yun sa performance ng market ang pag-i-interest. So, kung ikaw ay ano, kung sabi nga, wag lang daw tayo dapat maging consumer. So, let's become up their partner para win-win. Nag-grow yung business, tapos tinatangkilik mo yung business, at the same time, may bumabalik pa ulit sa'yo. So, be their partner. And here in IMG, no, kasi may we help people sa pagdating sa investing journey nila. And kapag, ayun, naging member ka, you can invest at zero entry fee. Meaning, bawat piso na ipinapasok mo, ibinibili ng shares, walang charges. So, yun yung maganda. 1,000, ipasok mo sa ibili mo ng shares. Lahat yun, ibibili lang ng share. And yun, all new members become automatic mutual fund investor. Yung portion ng sa membership fee mo ay ano, papasok agad sa mutual fund mo. And after nun, you can add as low as 20 pesos. So, grabe, no? 20 pesos kaya na natin mag-invest and maging partner ng mga top 10 holdings sa ng mga malalaking company, no? And that's through mutual fund. So, there are two types of investing, direct and indirect. So, itong indirect, yun yung mutual fund na tinatawag and yun yung nakapool yung pera natin at ibinibili sa top 10 holdings. So, yun yung diversified. So, mas safe siya kasi managed siya ng mga fund manager. Kasi yung direct investing or yung sa stocks mismo, yun yung talagang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kasi direct kang bibili. Kunwari, bibili ka mismo ng shares from Jollibee. While itong mutual fund, sa top 10 holdings siya i-invest. So, yun. Paano ba yung nag-work? Kunwari, si Phil Equity, no, isa siya sa mga mutual fund company. Noong 1995, piso per share. After 20 years, noong 2015, kunwari, naging 40 per share ko. So, kung nag-invest ka ng 100,000 noong 1995, tapos binenta mo noong year 2015, you have a total gain of 4 million pesos. So, that's how it works. So, ayun, ang dami nagtatanong, scam ba yung mutual fund? So, mababasa natin dito, SSS, Invest 3 Billion in Mutual Funds. So,
Even the government trust mutual fund, kahit sila nag-i-invest dito. So, di ba may mga contributions tayo, ini-invest nila yun. So, if may contribution and nagko-contribute ka sa SSS, why not make your money work, directly invest na sa mga ano na to para mas malaki ang return sa'yo. So, ayun, be an investor now. Okay? So, gaano ba kalayo yung mararating ng 20 pesos natin? So, for example, no, you're 30 right now. Tapos, di ba, usually 60, until age 60 tayo nagtatrabaho. So, meron ka pang 30 years. And, alam nyo ba na kapag nag-save kayo ng 20 pesos per day, ang value nyo after 20 years, that's more than half a million. After 30 years, that's 2 point something million. So, di ba, 20 pesos a day is 600 per month. So, maiisip mo, yung maliit pala natin ginagastos, talagang pag pinagsama-sama, malaki. So ngayon akong ang pag-aagam-aga mo or yung worry mo ay baka hindi mo kaya mag-invest kasi medyo maliit ang sahod tapos marami ang gastusin, isipin mo yung kaya ko bang magtabi ng 20 pesos isang araw. Parang isang poke mismo nga lang tong 20, no? So kaya kami naniniwala, tayo talaga lahat kaya maging millionaire. Kaya natin maging successful and ma-reach yung financial goal natin. Kasi yun nga, yung 20 pesos, kapag inilagay mo sa investment vehicle na nag-earn ng maganda, talagang mag-grow yung pera. Papapagtrabaho mo yung pera. Okay, so in investing, the longer you stay, the more you can gain. And ang kakampi natin is oras. Marami pa tayong oras and with that time, we can build our wealth. And yun nga, kahit pa ikaw ay nasa 50s mo ngayon or ano, we still have time. That's 10 years pa kung 50 ka ngayon. So talagang may oras pa. And ang mas mawawala ng oras if after mo matutunan yung mga ganitong bagay na pwede mo palang gawin, tas hindi mo pa rin magawa. Yun yung hindi na muna magiging kakampi yung oras. And yun yung sigurado na wala nang mangyayari in the future. So habang andito ka sa present, no, kayang-kaya mo. Basta, syempre, you make a decision din na, okay, I'll do something na makakatulong for my future. Okay? So, ano nga ba yung best healthcare? So, for a while. Ayan. Okay. So, what is the best healthcare? Di ba kanina natutunan natin sa Solid Financial Foundation na ang base or yung pinakailalim is healthcare dapat. So, ngayon matututunan natin ano ba yung iba't ibang klase ng healthcare. First is yung short term. Ito yung nakukuha natin, no, sa company natin pag nag-work tayo sa kanila. Ito yung mga Medicard. Yung mga PhilCare, Medicare, IntelliCare, ayan. Pero yun nga lang, ang short-term healthcare, pag-resign or retire natin sa company, hindi na natin madadala yung coverage, yung health card. Wala na yun. Well, itong long-term healthcare, ito yung pwede nating makuha habang malakas tayo, habang bata tayo, at gagamitin natin pagdating ng panahon na kailangan natin yung during our unproductive years or retirement years. And si Kaiser, ang partner niya pagdating sa healthcare ay Kaiser International. So, di ba ang ganda lang na kapag may healthcare ka habang bata ka pa na pwede mo magamit pagtanda mo is ano, ready ka. So, if ever na something happens, no, ayun, merong, pwede ka makapili ng room na pwede mo pag-admitan. So, di ba, kung papipiliin tayo, ano bang gusto natin? Charity, payward, or executive? So, di ba, mas gusto natin sa payward and executive kaysa sa charity. So, kasi 'di ba, sobrang daming tao sa charity. Sabi nga nila minsan, parang papasok ka, parang nakakatakot kasi parang papasok ka ng may lagnat. Lalabas kang may TV. So parang ano, 'di ba? So kung merong way para mapaghandaan natin. Ayun, maganda na ayun makapili tayo. And mangyayari 'yun if handa tayo. Meron tayong test card, healthcare. So 'yun. So we should consider our long-term healthcare as a priority. Because reality is, even if you save a few hundred of thousand, when you get sick, it won't last long. So kahit pa anong dami nating ipon sa banko and other na mga nabili nating investment, isang sakit lang, pwedeng maubos lahat yun. Kaya yun, let's invest in our healthcare first. So now, sino nga ba yung makakatulong sa atin pag-build ng solid financial foundation?
A, ayan, financial services like banks, broker, and agent. So, these are good. Pero yun nga, mapapansin natin, usually mahal yung mga services. Kasi, ayun, they earn commissions from the product we buy. So, ayun, di ba sa mga bank, like sa banks, little yung interest sa, ano, sa pera natin. Yung mga agent, sa pag dumaan ng ahente, mapapansin natin mas mahal yung services. Or letter B, through IMG membership. Kasi si IMG member, si IMG, is focused on financial education and hindi lang stop sa financial education, even the execution. Kaya si IMG, nakipag-partner siya sa malalaking companies, best companies, and sa mga company na sobrang magiging beneficial for all dahil ng mga cheap services and maraming discounts. And through IMG membership, ayun, we bypass the middleman. Nalalagpasan natin, well, hindi na tayo dumadaan sa mga ahente. Tapos may direct access tayo sa mga financial companies and we can enjoy discounts from the financial products na bibilhin natin. So, dito pa lang makikita natin, mas beneficial yung hindi na dadaan sa ahente na direct tayong bibili dun sa mga services and products na gusto natin bilhin. So, now the question is, do you desire to be financially free? Gusto mo bang, ayun, maging financially free in the future and i-enjoy yung buhay na, ayun, super okay na. So, the good news is IMG can get you started. IMG can help you if, yun, gusto mong simulan na. And yun, there's a lot of top membership benefits, no, ang IMG. And unang-una na dyan is yung free seminar, workshop, and exclusive financial books. Kasi, di ba, hindi naman sa isang upuan natin, sa isang oras na pag-aaral natin, alam na natin lahat. So, it's a learning is a process and we should be an eternal student. So, dito, talagang mas marami kang matututunan pagba-budget, paano mapapalaki yung income mo, paano makakali sa utang, paano magkaka-business, paano mapapreserve yung wealth mo and marami pang iba. Number two, ayan, financial check-up. Sabi nga, hindi lang dapat kalusugan natin ang sine-check-up, dapat bulsa rin natin. And dito, we offer free financial check-up, which na yung mga financial educators talagang uupuan kinila sa pagbabudget. So, ayan. And you will have access dun sa mga healthcare products and services. And now, ayan nga, ang partner namin is Kaiser. And to give you more details sa Kaiser, no, ang Kaiser, nag-o-offer sila ng complete financial plan na sasagot niya yung kaninang problem na nalaman natin, no, sa X-curve concept, na yung what if we die too soon, kasi may feature siya or ano kasama na life insurance, and what if I live too long, meron siyang investment and long-term care. So nasasagot niya yung three financial needs, na may investment ka na yung pera mo nagtatrabaho para sa iyo habang bata ka para may magamit ka pagtanda mo, income or protection or life insurance na pwedeng pumrotekta sa pamilya mo in case something happens, healthcare, na may healthcare ka in case kailangan mo ma-hospitalize. And yun, pagdating kasi talaga ng ating senior years, lalabas yung sakit. So yun, meron tayong, handa tayo in case something happens. And yun, to give you more details about the Kaiser Health Builder. So, maraming iba't ibang plans yung Kaiser Builder. Health Builder. And example lang natin itong K100. So, mas may mura, mas may mahal. So, ipapakita natin yung process, how does it work pa. So, yung Kaiser is payable siya for 7 years. 7 year to pay siya. Tapos, dito pala after 1 year of payment, ang dami mo na agad na healthcare benefits. Ito, a free physical examination. So, mga x-ray, urinalysis, yung typical na APE natin, libre lang siya if you are a holder ng Kaiser Health Builder. Dental benefits, bunot ng ipin, temporary pasta, check-ups, ayan, sa mga accredited nating mga dentist. Waiver of installment due to death. So, in case something happens to you, no, kunwari on the first year, fully paid na yung 7 years, waived na yung payment, tapos makukuha ng family mo immediately yung insurance coverage. Tapos, ganun din sa disability. Tapos, ayun, inpatient benefits. Tapos, yung kanina yung sinasabi natin, member's choice of a room and board per day. So, ayan. Tapos, meron ding annual benefit limit. So, yun yung nakakatawa, no? Even ito ay intended for long-term or in the future, in case something happens. Sa first to 7 years, merong naka-allot na
pwede natin magamit. So based dito, 60,000 yung pwedeng magamit in case kailangan ma-hospital, kunyari on the second year need. So yun, may pwede ka magamit na kahit wala kang pera. So okay ka. Pero yun nga lang, better if hindi natin magagamit para buo yung maturity ng pera natin. Tapos lifetime access, ang daming accredited hospital niya, more than 1,000 and 2,000 doctors. So magagamit natin basta yung sa mga hospital sa paligid ng lugar natin. And after nung paying period, no, 7 years, mag-aantay ka na lang ng 13 years until it matures. So yung K100, ang maturity niya is 1.1 million. So kung nag-start ka ng in your 20s, at age 40s, merong kaagad na savings and na pera na 1.1 million. So good as cash to. Pwede mong withdrawin, pwede ka mag-withdraw ng portion, or pwedeng i-stay mo lang tapos gagamitin mo on your senior years. And makikita natin dito, on the 8th year pa lang, nag-i-interest na kagad siya ng 10%. So, kumikita yung pera natin, nagtatrabaho yung pera natin. If hindi natin magagamit, no, for the first to 7 years, merong ibibigay pang bonus na 350,000. Tapos ito, whether magamit or hindi, magbibigay ng 100,000. So, sa tagalan natin nag-work, isipin natin, nagka 1.1 million na ba tayo on hand? Diba, wala? So, ito ang ganda lang kasi 7 years ka lang magbabayad. Tapos, alam mo yun, in the future, meron kang handa na healthcare for yourself. And yun, kunyari ito, in-stay mo lang siya. At age 60, ang value niya, 6.4 million pesos. Tapos dito, every year, nagbibigay ng 10% interest. Pero mo, more than half a million, inilalagay na interest din sa pera mo. So yan, makikita natin ang layo ng mararating nung investment natin na ginawa lang natin for 7 years. And ito yung iba't ibang ano, no, investment. Kaiser 7 years investment para mas ma-idea kayo. So ito yung different plan. Kapag 10 to 40 years old ka, ang pinakamurang plan na pwede mo makuha ay 45. Pero kapag 41 years old to 50 ka, 60, case, plan K60 na yung pinakamura na pwede mong makuha. So biruin mo to, no? This is just 88 pesos a day. And may maturity value na siya after 20 years na 500, more than half a million. Tapos meron kang annual benefit limit for first to 7 years na 50,000 na increase kailanganin. Tapos may term insurance pa na if ever inya something happens, kunyari on the second year, pero syempre knock on wood, wag naman. Pero yun, if something happens to us, may makukuha agad yung pamilya natin. Tapos ang ito pala, note, the life insurance amount is double kapag ang reason ng pagkawala is accident. So dito, no, agad 900,000 yung maiiwan sa family. And the good thing is, yun, kahit pa hindi natin matuloy, tapos bigla nga nawala yung plan holder, yung maturity value niya, mapupunta rin sa beneficiary. So after 20 years or after ilang years na mag-mature siya, ito maiiwan mo pa rin sa pamilya mo. So di ba, sobrang ganda, napoprotektahan mo talaga yung family mo. And kung mabubuhay tayo na mahaba, tayo ang makaka-enjoy nito. So investment para sa sarili, sa pamilya, and sa security. Kaya ang ganda, total and complete financial plan talaga siya. Okay? And another one is, ang akala natin mahal yung mga insurance, no? Pero ayun, here in IMG, nakipag-partner din kami sa mga ano, sa one of the best insurance na and pinakamura, which is yung Manila Bankers. Mapapansin natin dito, if you want 1 million na coverage or maiiwan sa pamilya mo, and kunwari 25 ka ngayon, you only have to pay 5,590 pesos. And that's for that's yearly, annually na yun. Ganun kamura. So parang kulang-kulang 400 pesos lang per month. And mapoprotektahan mo na kagad yung family mo by 1 million pesos. Tapos pwede ka na mag-add din dito ng ano, yung sa terminal illness, mag-a-add ka lang ng and optional 'yon kung gusto mo. So 'yun ang ganda, and makikita natin ang mura lang talaga ng insurance. Pero mo more than for more or less 400 500 pesos per month. 1 million agad. So kaya 'yon, maganda maaral natin 'no, yung mga ganung bagay kasi may iba't ibang klase ng insurance, and yung dalawa is ano, bundled and unbundled. Yung bundled, yun yung mga VUL, and ang unbundled, yun yung buy term insurance, invest the difference. Kung bibili ka ng purong term insurance kasi yun ang mura, tapos i-invest mo kung saan mo gusto. So, ang maganda doon, you have the control of your money. Ikaw yung may desisyon saan mo gusto. And syempre, dahil ikaw yung may desisyon, pwede ka makahanap ng mas malaki yung interest or yung balik sa iyo. And another, ayan nga, dami pa. So, increase cash flow, tapos retirement planning and wealth preservation, pwede ka rin mag-build ng business dito. Tapos,
May free, may maraming free gifts. Once you become a member, may free agad na 100,000 personal accident insurance. Tapos may partner company kami na, ano, familiar guys sa St. Peter. Ayun, so dito ang partner company namin is Fidelity Life. So this, eto, kapag IMG member ka, you only have to pay one time payment na 500 pesos. Meron ka ng, ayun, burial services benefit na worth 50,000. So, grabe. Limandaan lang. Tapos, 50,000 agad yung life insurance. So, yun. Ang laking bagay nun. And very cheap. Tapos, ayan. Free frames twice a year. Tapos, free check-up sa mga Kaiser Medical Centers. Tapos, ayun nga, pwede kang mag-invest sa Soldivo, Rapper Financial, stocks, trading, na walang charges. Kasi nga, zero sales load. Tapos yan, kapag gusto mong kuha ng insurance yung bahay mo, sasakyan mo, may makaka-direct ka sa mga financial services na yun. And marami pang benefits. So, ayan, may mga access din. Partner din sa Palawan Pawn Shop, which is, yun, kapag kumuha ka ng pera or nag-ano ka, instead na ganito yung, kung ano yung fixed rate nila, mas lower kapag IMG member ka. And ayun, asset preservation kapag gusto mong gawa ng corporation. So, yan, para maka-ano ka sa mga taxes, mas maka-mura. Legal assistance program. Di ba ang mahal ng mga lawyer services, law? So, dito, ano, pwede kang, meron kang twice a year free consultation na in case kailanganin. Libre lang. So, may 20 to 40 minutes ka via Zoom. And ING Auto Program, ito yung isa sa pinakamaganda. Kasi if gusto mong bumili ng sasakyan, whether installment or cash, you can discount up to 100,000. So, di ba, sobrang laking bagay nun. And ang dami pa mga rewards if you do the IMG business. So, yan, you can travel the world for free. Kasi yan yung binibigay nilang rewards kapag marami kang natulungan mag-start, mag-invest. And marami kang natulungan, mabago ang buhay. And yeah, free cars. Tapos may member support portal. So, ito yung makakatulong sa'yo to build your business. And marami pang perks. Tapos, if you're an OFW, ang good news pa, worldwide protection is waiting for you. So, ayan, may accidental benefit, burial benefit, 100,000, acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000. So, syempre, hindi natin wini-wish, no, na magamit natin tong life insurance na to or yung coverage na to. Pero, di ba, isn't it good na protektado tayo in case something happens? So, ayun, yun yung maganda. Cover siya, nasaan ka mang sulok ng mundo. And last, entrepreneurship. Ito yung isa sa pinakamaganda, no? Na pwede ka na magsimula, i-build yung sarili mo, i-build yung future mo. Tapos pwede ka pang mag-business if gusto mo. So, sinearch natin, ano yung best industry to become a millionaire? And lumabas is financial services. And ING is a financial industry kasi it helps people na makapagsimula in their investing journey, in building their future. So, ano ba yung mga exclusive benefit, no? So, yun, be in the financial industry, own a business, ayan, become a financial educator, own your time. Ito yung isa sa pinakamaganda, health families, na ang sarap na, alam mo yun, nakakatulong ka para makapagsimula sila, makapag-invest sa future nila. And yun, become debt-free, and yun, achieve the income you want. Kasi, ang laki ng possibility, ang daming pwede mong tulungan. Pero mo, there is 110 million Filipinos. And nang nare-reach pa lang currently, di ba, 5 million, ang daming pa nating pwedeng matulungan. So, ayan. Ayun nga, business ownership program. Ayun. Ang maganda, pwedeng part-time, pwedeng full-time. Kung may full-time job ka, like, by just sharing yung mga free webinars natin and they take action, yun pa. Pwede ka na kagad kumita doon kapag natulungan mo sila. Tapos no cut, no quota, no pressure. Yun yung maganda. Wala kang aalalahan, wala kang kailangang ma-hit, ganyan. Tapos permanent position, walang demotion. Tapos ownership investing rights. So di ba pag nag-work tayo sa company, pag umalis tayo doon, wala namang ipapamana sa atin yung may-ari ng company or hindi natin mapapasa rin yun sa mga anak natin. Ito, yung business ownership program, may vesting rights, mapapamana natin yan sa asawa natin or sa mga anak natin. So, di ba, ang galing na, alam mo yung pinaghirapan mo all your life, mapapasa mo pa yan siya sa next generation. Tapos yun, earn to 20 to 50K, tapos unlimited income is possible. So, ano ba yung, what makes us unique?
ano ang nag ano sa amin sa compare sa mga ibang financial services? It's this. Ayun, we don't sell, we educate. So nagtuturo kami sa mga tao, and ang pinaka main product namin is financial education. By product na lang, no, yung makapag-start sila invest, magkaroon sila ng healthcare. And yun, yung malaman lang ng tao na yun, yung kailangan pala meron tayong solid yung financial foundation namin, natin. So yun yung tinuturo. So we educate and we provide total financial solution. Kasi sobrang amazing na IMG. Hindi lang basta education. Naghanap pa siya ng mga malalaking kumpanya na sobrang makakatulong para ma-reach natin yung financial goal natin. And our system is simple. As simple as Jose. So, ayan. Join to, ayan, become an ING member. Wait lang. Excuse me. Sorry. So, become an ING member. So, syempre, dahil nalaman natin ang importance ng mga healthcare and investment we will own. And, ayun, start sharing to your loved ones and friends. Start mo, share sa kapatid mo, sa nanay mo, and automatically kapag natulungan mo silang magsimula, ayun, the earn will just follow. So ganun lang siya kasimple. And yun, we can work this we can make this world better one financially educated person at a time. So ayan, oh, di ba? Total financial solution, ikaw to, and may discount ka diyan pagdating sa healthcare, life insurance, may direct access ka investment, and yun nga, IMG is a your one-stop shop to everything you need to achieve financial independence. So, parang kaming SM, no? We got it all for you. So, yan. Ang dami talaga. Tapos yun, how to start? So, ayun, become a lifetime member. So, to become an IMG member, ang one-time payment is 5,500 pesos lang. Tapos lifetime na siya. All your life na. Pero meron lang palang ano, a minimal na renewal kasi 'di ba sobrang daming benefits doon pang alas sa 100,000 free pie, sobrang laking bagay na noon, and yung mga other protections and other discounts sa mga services. So para active siya, ayun, may 1.5 lang na renewal every year, pero grabe, sobrang sulit kasi yun nga, kaya ayun, one stop shop siya. Pero mo, you have the education tas execution na magaguide sa iyo para ma-reach yung goal mo, yung environment pa. Kasi IMG is a community of savers and investors. And di ba sabi nga, kung sino yung nakakasama mo, yun yung magiging ikaw. So, it's good na surround natin yung sarili natin with good people and good environment. And entrepreneurship, if you want to have your own business. So, yan. So, that's how we start. And ito, once you become a member, magkakaroon ka ng online portal. So, ito yung sa akin, no? So, meron kaming NeuroCash para tong GCash. So, if you do the IMG business, yung nag-share ka sa mga tao, nagpapa-attend ka sa mga webinars, and natulungan mo sila, dyan pumapasok yung commission. Tapos, ito yung free 100,000 accident insurance. Kapag may mga, ano ka, kumuha ka ng mga insurance and healthcare mo, andito na rin lahat yung access mo. Isang click, talagang pinagsama-sama na dito. Then, Fidelity Life, yung parang sa, yung sa St. Peter nga yung sinabi natin kanina, auto program, and lahat ng kailangan mo. And in building your business mismo. And everything. So, andito na siya lahat. Okay? So, where do we start? So, first is, important na, we make a decision. Na mag-decide tayo sa sarili natin na, okay, I wanna change my future. Kasi doon naman nagsisimula eh, kahit pa ang dami natin natutunan. Pero hindi tayo nag-decide sa sarili natin na, okay, aayusin ko na. Mag-start na akong mag-ipon. Tumatanda na ako and kailangan kong makapagsimula na. Yun. And how do we do that? So, syempre, importante mag-start tayo sa budgeting. Kasi, minsan dun nangyayari yung dun pa lang sa simulang yun, sa simpleng yun, yun yung kailangan nating maayos. Para, syempre, unti-unti nating mabuild yung solid financial foundation natin. And, ayan, dahil nga hindi naturo sa atin yung budgeting, this is how we budget. Pagdating ng income natin, ang ibabawas agad natin, expenses, gastos agad. Ang natitira, kung magkano na lang natira, yun yung isi-savings natin. Kaso nangyayari, di ba, laging walang natitira. So yun, minsan pa, sumusobra, kaya nagkakanda utang. So yun, so what is the best in new way? So ayan, the abundance formula. So dapat pala pagdating ng income natin, iseset aside natin yung 10 and 20% for our tithes and investment. And yung matitirang 70%, yun lang yung para sa expenses natin. And ang mindset natin dito, pagkakadating ng sahod natin, self, hindi na tayo bumabata, kailangan pa
we need to pay ourselves first. So yung maliit na porsyento, 20% ng sahod ko, pagtatrabahuin ko, i-invest ko. So yun, dapat na negotiable siya, untouchable and sacred. Okay? Laging ganun. 20% lang or pwedeng smaller basta yung makakapagsimula ka unti-unti. Pero better if 20%. So how do we practice? So importante, alamin natin kung saan ba yung mga income sources natin. Tapos manage all expenses. Yun, classify needs and wants. Tanong mo muna sa sarili mo, every bibili ka, magpa-purchase ka, ito ba ay gusto ko lang? Or baka bugso lang ng damdamin? Or ito ba ay kailangan ko? Para, at saka kapag bibili tayo, dapat isipin natin hanggang kailan yung buhay nung bibiling ko na to. Kasi mamaya niyan parang yun, baka bugso lang ng damdamin, tas hindi pala talaga, or hindi mo pala talaga rin gusto. So yun, number three, understand where your money goes. So yun, identify natin yung asset versus liabilities, tapos mag-invest tayo dun sa mga mag-grow ng parent natin. So ang gastos ay habit yan. So ganun din yung saving and investing. Tapos, if struggling ka naman kapag may utang ka, no? So, syempre, ito yung tips dun. Let's live simply and live below means. Kung magkano lang yung sinasahod, ano muna tayo dun? Huwag muna tayong sumobra sa gastos dun. Tapos, syempre, bilhin lang muna yung necessary tsaka na muna yung wants para, alam mo yun, kasi di ba nakaka-stress kapag ang dami nating binabayaran, daming utang. So, unti-unti muna, i-prioritize muna natin. Eliminate bad debts, tas create list, sobrang importante nun. Kasi you can't expect if you don't inspect. So, yun, let's inspect our budget. Tapos kapag parang super short na talaga, in parang ano, ang kailangan natin gawin, mag-increase cash flow na tayo pag nahihirapan na talaga tayo. And lastly, get a coach. Ang daming financial coaches na pwedeng makatulong sa'yo. So, huwag kang matakot. And kung, like, isipin mo, kung mahal mo talaga ang sarili mo, you will help yourself by asking help to those people na makakatulong sa'yo. So, environment, ayan. So, community of savers and investors. So, now, yun, ang importante na lang, we take action. Natutunan natin yung solid financial foundation. Kung paano yung bawat what if ng buhay, okay tayo, prepared tayo. And yun, so take action, secure your future now. And ayun, you will always have an excuse not to save and invest. Kasi lang natin yung mga tao na mamaya na lang or hanggang sa nakalamutan na natin. So, pero yun, no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Lahat tayo tatanda. Bawat taong nagdadaan, tumatanda tayo. And no matter what your excuse is, you will need money for your future health needs and investment when you grow old. No matter what your excuse is, tatanda yung mga anak natin and magka-college sila and kakailangan natin ng pera para masuportahan yung edukasyon nila. And yun, kailangan natin maging prepare sa mga ganun sitwasyon. So yun, be with the group who inspires you. So kasi nga pag ang kasama mo ay nagsisave, may inspire ka rin pag-save. And ito actually yung favorite ko. No matter what your excuse is, there is joy, inner peace, and fulfillment na pagdating ng panahon na na-reach na natin yung dreams natin and financial goal, babalikan natin yung sarili natin, yung old self natin, and mapapa thank you self tayo sa mga good decisions na ginawa natin nung bata tayo. So yun, the kind of life that you live tomorrow depends on the decisions or choices you make today. So do something that your future self will thank you for. So yun, be the change you want to be. Kami po, naniniwala kami na kaya nyo. Minsan kailangan lang din natin maniwala sa sarili natin. And kasi ang, di ba po, ang nangyayari is masyado tayong failure conscious. Takot tayo sa mga failure na pwedeng mangyari sa atin. So, okay na aware tayo sa mga pwedeng mangyari. Pero lagi natin tatandaan na maging success conscious tayo na though nakikita natin, oo, alam natin yung struggles. Pero alam mo yun, focus lang sa goal. Focus lang dun sa dulo na okay, dito ako pupunta. So, kahit ano man yung mangyari, kapag nakafocus ka sa gusto mong mapuntahan, mangyayari yun and maaabot mo yun. So, yun, believe in yourself and naniniwala kami na kaya nyo. So, yun, that's all and to God be the glory. Thank you for watching this video and if you have question and kung gusto mong simulan yung mga natutunan mo kasi, you can reach me out, message me in Facebook. Ayan, Lea May Hernandez, and or just comment in this video, or basta, reach out lang kayo, and siguro ang isa ko pang gustong iwanan before tayo mag-end is, ayun, the education without execution is just entertainment. So sana yung in-spend mong oras para mapanood to ay hindi lang mauwi as entertainment, kundi ayun, makakapagsimula ka. So, yun, I'll see you and
I hope ayun, nakita tayo and baka pag usap tayo or so I'm ready to journey with you. Just message and hit me up. Bye and thanks for watching this video. God bless.